Okay, so siguro nagulat kayo doon sa message na natanggap ninyo from YouTube. So nakalagay doon, so important. So check if additional tax information is required from you. All YouTube creators and partners are required to submit tax information to ensure any applicable taxes on your payments are accurate. So kailangan po natin na pirmahan, kailangan po natin na pumunta or gawin natin yung ating mga requirements para isubmit natin sa ating pong YouTube ano. So una po ang gagawin po natin ay pumunta po tayo doon or click natin yung manage tax info. Meron diyang learn more, meron din po diyang dismiss. Pero pupunta tayo doon sa manage tax info. Pasensya na po, ang gamit ko po ay yung desktop ko po. And then ito po para at least is that makita ninyo kung paano pinoproseso yung ating tax, no? Kasi I think it's 20 plus percent yung ating tax. Even it's hindi po natin siya sasubmit ng mas maaga. Okay? Lalo-lalo na po dun sa mga monetized na po na mga YouTube, no? So una dyan, nakalagay po dyan, so manage tax info. So ako po kasi ay nakapag-submit na or ako po ay approved na. So yan po, makikita po nyo dyan yung form W8BEN. Okay? So yon, punta po tayo dun sa new form. Okay? Start new form. Okay, una pong gagawin ninyo, pumunta po tayo dun sa Google AdSense natin. So log in tayo, automatic naman po yon. And then makikita nyo po dyan yung inyong yung inyong account sa Google ano. So yan, ako po Reggie Manghas at gmail.com. So enter niyo lang po yung password ninyo. Enter niyo lang po yung password niyo diyan. Mag-enter ko kasi po para at least may guide ko po kayo ano. Kung paano po yung mga gagawin ninyo. Okay? Kung paano yung mga gagawin ninyo, ano yung inyong mga ipindutin kasi baka po magkamali po tayo, mahirap po. Okay? Para po dire-diretso po tayo. So, yun. No, nag-login na po ako. Una nyo po makikita dyan. So, United States Tax Info. So, nakalagay dyan. To find the right tax form, please answer a few questions first. The IRS, the U.S. Tax Authority, requires the tax info be reported in letters A to Z. Okay? So, numbers for accented characters, use the letter only such okay. And then what type of account is Reggie L. Manghas? Okay, so kayo po, what type of account? Ang gagawin niyo po diyan, i-click niyo lang po yung individual. Since approved na po ako dito po sa tax information na ito, i-guide ko po kayo. Okay? So individual po, click niyo lang po yung individual. Click niyo lang po yan tapos click next. Are you citizen or resident of the United States? So click po yes. No, sorry. No pala. Piling ko yung kano, di ba? So, pinutin niyo po, no. Then, next. Tapos po, nakalagay yan, select W/A tax form type. So, ang pipindutin niyo po dyan is yung una. So, yung W8BEN. This form is most commonly used by non-US individuals and would also be used to claim tax treaty benefits. So, yung pwede-click ninyo, yung una. Then, start W8BEN form. Okay, ayan po. So, lagi lang po maghihintay kasi medyo mabagal po talaga, no? Lalo yung internet connections po natin ay mabagal. So, yun. Next po nakalagay dyan. Okay, so, tax identity. Ilalagay nyo po dyan yung name of individual. Actually, dito sa name of individual, dito ako natagalan kasi sabi ko, kinukompleto ko kasi Reggie L. Manghas. So, yun pala, name lang. So, yung pangalan nyo lang po ang ilalagay dyan. Okay? Wala pong kapilido, walang kahit ano. So, yeah. Kasi nag-automatic siya eh. Pag next kayo, is that nag-automatic siya, nakalagay yung buong pangalan ninyo. Na binigay ninyo, ipinasa nyo sa inyong Google AdSense. Okay? So, yun. Tapos, country, citizen. So, Philippines. Okay? Hanapin nyo lang po dyan. Click nyo tapos, hanapin nyo lang po dyan, Philippines. So, yun po ang ilalagay ninyo. Kung kayo po ay mga taga Thailand, so Thailand, okay? Kung kayo po ay taga Hong Kong, China, quarantine.
Okay, ilalagay nyo lang po dyan yung inyong foreign TIN, yung inyong TIN number. Teka lang, asan ba yung TIN number ko? Kita mo, di ba? Gumawa ng video tapos hindi pa ready. Okay, foreign TIN. Kasi gumagawa ulit ako ng aking ano, ng aking account. So, submit again. Okay, so yung TIN. Okay, so yan. Okay, so may TIN ako dito. So, TIN ko. Okay, papasok ulit. Pasensya na po. Okay. Tapos, yan. O, next na. So, next nun, address naman ninyo. Yan, address. Yan, okay? Okay, address. City. Okay, yan. Pag pinindit nyo po yung suburb, okay? So, automatic naman po, lalabas na po yan. Yung postal code po, yung zip code lang po ninyo, ang iibahin ninyo. Kasi po, nag-automatic siya, pero hindi po yung zip code, no? So, like for example, ako, ang zip code ko ay zip code ng North Sagaray. Hanapin yung zip code ng North Sagaray. Zip code ko ay ang zip code ng 3013. So, 3013. Lagay mo lang yung postal code. Zip code, ano? 3013. Yan. Okay? So, tapos province. So, province, Bulacan. Yan. Bulacan. Kunyari, ako ay Bulacan. Okay, Bulacan, ayan. Okay, tapos po, mailing address is same as permanent residence address. I-click nyo lang po yun. Okay, ayan. Tapos, pupunta na po tayo sa next. So, next po, number 3, tax treaty. Okay, next, tax treaty. So, nakalagay dyan, tax identity, address, check nyo po ano. Okay, tapos talagay nyo, are you claiming a reduced rate of withholding under tax treaty? So, no. U.S. tax law may impose. Resident of country claiming treaty with U.S. Okay, no. So, resident of the country claiming treaty with the U.S. This tax may be reduced or eliminated for payee that qualifies under tax treaty. So, no tayo. Tapos, next. Hintayin na ulit. Medyo mabagal po. Okay. So, medyo mabagal po siya. So, ayan po. Sa number 4 po, makikita nyo dyan yung document fee view. So, this is how your document will be generated. Review PDF and confirm your confirmation. So, kiklik nyo po yung form. Okay, na yan. And then, after po maklik nyo, tingnan nyo po, check nyo po ulit, double check ka, no? And then, click nyo po, I confirm that I have reviewed the generated tax documents to the best my knowledge and believe they are true and correct and complete. Check. And then, next. So, yun na po. Number dito na po tayo sa last. So, ito po ay yung ating, again, so signature. Lalagay nyo lang po dyan yung complete pangalan, complete name, complete pangalan ninyo. Okay, so ako ay Reggie Mangahas. Yan, okay, Reggie Mangahas. Mapangahas, yan. Tapos, yes, I am the person listed that signature section and I am completing this form on my behalf. Yan, tapos, next na po tayo. Click nyo lang. Next, number 6, activities and services performed in U.S. and affidavit. So, has the individual or entity identified in the tax identity section performed any activities and services for Google within U.S.? So, yes. Okay. Tapos, after nun, status change affidavit. I am providing tax info for a new or existing payments profile that has not received payments. Yun po, kiklik ninyo. Again, yes. Tapos, I am providing tax info for a new or existing payments. Okay? Tapos, submit. Okay? Click na po natin yung submit. Ayan. Okay? So, ayun po. Hinihintay na lang po natin yung ating result. Okay? So, after nun, ayan na po. Lalabas na po dyan. Okay? Approve. Okay? So, ganun lang po kasimple. Huwag po tayong kabahan kapag po may mga pinapadala po na you know, na informations or reminder or important reminder si YouTube para at least that para sa atin po yung sa ating YouTube channel para po mapangalagaan po tayo. So, yon. So, maraming salamat po sa lahat po ng nakinig at nanood po ng aking video. Pasensya na po, biglaan po yung video kasi po maraming nagtatanong sa atin so kung paano ba, then yun ba, siyempre, parang hindi mo na sila uma-action kasi baka mamaya magkamali sila. So, yon.
Kaya po, ako po, hinarap ko po talaga ito at binigyan ko po ng panahon para po malaman natin. At ngayon po, makatulong po sa lahat po ng meron pong YouTube channel dito. So, yun lang po. Bye! And once again guys, I am your Sir Reggie Mangahas, your masterclass teacher, saying, we learn as what?